Alam niyo bang madaling mag-mature ang mga ox? Kaya ang isa pang tawag sa kanila, castrated mature bull. Nagagamit at napapakinabangan na sila sa mga gawain at the age of 4. Responsable, malakas, masipag. Ganyan sila kung i-describe. Ito rin kaya ang dahilan kung bakit sa dinami-rami ng mga hayop, kasama ang ox sa 12 Chinese Animal Zodiac. Pinaniniwala ang nagsimula ang Chinese Zodiac noong Qin Dynasty, o more than 2,000 years ago, sa tinatawag na Zulatry or Animal Worship. At sa iba't ibang kwento kung paano na-determine ang 12 animals sa Chinese Zodiac. Pinakasikat ang tinatawag na The Great Race, kung saan pinatawag ni Emperor Jade ang lahat ng mga hayop sa kanyang palasyo at pinagkarera para masukat niya ang oras. Unang dumating ang daga na sinundan agad ng ox. Pangatlong dumating ang tiger, then ang rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog, at panghuli naman ang pig. At ito na nga ang naging pagkakasunod-sunod ng animals sa zodiac. Pero ayon pa sa ibang kwento, hindi raw malinis ang pagkaka-first place ng daga sa The Great Race, dahil isinabay lang ito ni ox o isinakay papunta sa palasyo at patawid sa mga ilog. Dahil sa liit ng daga at sa layo ng lalakbayin, nakiusap daw si rat sa tiger, rabbit at ox na isabay na lang siya papunta sa palasyo. Pero tinanggihan siya ni na rabbit at tiger, at ang mabait na ox lang daw ang pumayag na isakay na lang si daga dahil maliit lang naman ito. Si ox ang nauna sa lahat, nasakay si daga. Pero nung ilang hakbang na lang sila sa palasyo, biglang tumalon si daga. Kaya siya pa ang nauna. Na kung tutusin, isinabay lang naman siya ni ox. Ang kabaitang ito ni ox, dagdag pa ang ilang mga katangian gaya ng pagiging masipag at maasahan. May kinalaman kaya sa bagong taon na 2021 na Year of the Ox? Everybody will be very, very busy. Everybody is going there, here and there. Sa kanila, meron yung tawag ay conveyance. So yung conveyance, ang ibig sabihin, isasakay mo ang isang tao o gamit o bagay at dadalhin mo sila sa isang lugar sa destinasyon nito. Sa sense ng pungsoy, ang ibig sabihin din yan ay ganito. Ang ibig sabihin, merong sense na magtutulungan both in positive and negative sense. Pangalawa, dahil siya ay isang beast of burden, ang ibig sabihin din, maraming trabahong available. Oo, tsaka hindi lang siya responsable, kung hindi, siya talaga ay very workaholic. Magtatrabaho talaga siya, whether you like it or not. Ang interpretation na ito ay ayon sa paniniwala ng Chinese culture. It doesn't necessarily follow na 100% accurate ito. Hindi naman masama kung respetuhin natin ito at gagamitin gabay para tayo ay makapag-ingat at makapagplano ng buhay. Pero munting paalala lang, ang pagiging ox ng taong Year of the Ox nakasalalay pa rin sa atin. Aha!